Hello guys, welcome to my channel. Please don't forget to subscribe. Hi guys, iba isa sa mga problema natin ngayon yung transportation. So, ito yung magandang sagot sa transportation natin ngayon, yung e-bike. So, ano bang meron ng e-bike na ito? So, ang makagandahan lang dito is meron siyang bubong. Yan, safety. Para sa ulan at saka sa init. Tapos meron siyang windshield guys, para pagka umuulan hindi tayo nababasa. Yan, yung windshield. Yan. So aside from windshield at saka bubong, meron din siyang tarpaulin para hindi tayo nababasa ng ulan. So kung kahit na may bubong o may windshield, kung walang tarpaulin, mababasa pa rin tayo, lalo na sa mga walang concern na driver. Kasi may mga driver na basta-basta na lang nagpapatakbo ng sasakyan kahit na may kasalubong, kaya natatalsikan. Kaya good yung tarpaulin na yan sa gilid. At kung gusto mong tupiin, natutupi din yan guys. So ayan, iro-roll up mo lang. At ang pinaka-importante syempre guys, kung meron kang ang windshield, yung wiper, syempre, ayan, may sarili siyang wiper. Kasi kahit na may windshield ka, kapag malakas ang ulan, malabo yung buong salamin na yan at yan ang pinakadelikado. Hindi mo nakikita yung daan. So, eto yung importante dyan. Meron siyang wiper. So, free din yan, guys. Yung binili tong e-bike na to, kasama yan sa free. So, importante po yan, guys. Yung e-bike na to is meron siyang social distancing kasi ito yung upuan ng driver. Yan. Diba? Ito yung harapan. Upuan ng driver. Tapos, ayan o. Nasa likod yung passenger seat. Yan. So, meron siyang social distancing. Yan kasi ang unang problema natin ngayon sa transportation, kaya pinatigil yung mga tricycle kasi kailangan ng social distancing, di ba? Hindi naman totally pinatigil yung mga tricycle, pero ilan-ilan lang yung mga wait lang, may dumaan na aeroplano, ang ingay. So ayun nga guys, hindi man totally tinigil yung tricycle, pero dapat isa lang ang sakay ng isang tricycle dahil sa social distancing. Ngayon, 'di ba, ang laki, ang mahal ng pamasahe. Kasi 30, 50, 60 special kasi ang nangyayari. So, isa lang ang dapat makasakay. So, ito magandang sagot to dyan sa social distancing, itong e-bike na 'to. So, hindi lang ikaw as driver ang makakasakay, kundi pwede rin 'yung family member. May naka ano siya, separate. So, eto siya guys. Eto yung susi. And meron siyang keyless remote. Pero hindi ko siya masyadong nagamit kasi yung keyless remote, pag ginamit mo siya at kunwari, nagamit mo siya, naka-on na yung ayan, tutunog siya. Tapos, naiwan mo yung hindi na i-off through keyless remote, pwede siyang nakawin. Kaya iniiwasan kong gamitin tong remote na to guys. Ang ginagamit ko talaga yung susi. So, i-insert lang yun dyan. Tapos, i-on mo. Yan, mag-iingay siya kasi pinatunog yung keyless remote. So, i-off lang natin yun. Tapos, ayan siya guys. Naka-on na. So, dyan sa ano niya, sa monitor, makikita yung battery indicator. Ang labo. So, yan. Battery indicator yan po. Ito. So, nasa 49 pa volts yung battery niya. Tapos, ito yung yung KMH niya. So, nakikita na yan dyan yung gaano kabilis ang takbo mo.
So, dyan din nakikita yun. Yan. Tapos, ito yung pag nag-turn left, turn left at saka right ka, ito yung signal. So, pag nag-turn left, magsisignal siya ng left. Turn right, signal ng right. So, dito lang yun. Tapos, ito naman is para sa light. Turn on ng light. So, yan, para sa gabi. Para makita siya. Tapos, ito yung horn o yung busina. Pipindutin mo lang yan. So, tutunog lang. Tutunog yan. Ayan, malakas din siya. Kasing lakas ng tricycle. Malakas siya. So, tapos, ito naman, guys, is ito. Nasa kanan na, switch. Ibig sabihin, pag naka-on itong isang to, naka-forward. Ito, kapag gusto mong mag-backward, pa-atras. So, pipindutin mo lang, switch siya ng atras at saka forward. Itong nasa baba naman, guys, is gear. Ibig sabihin, 1, 2, 3 yung gear niya. Kapag in-on ko tong 1, ibig sabihin yung gear ko is 10 to 20. Ang takbo ko is 10 to 20. 10 to 20 miles per hour. Pero pag nasa gitna, yung 2, 20 to 30 miles per hour yan. Tapos yung 3, 30 to 40 miles per hour. So, 40 miles yung pinaka per hour, yung pinaka maximum takbo niya, guys. And okay na yon kasi hindi naman natin kailangan sobrang mabilis sa kalsada tulad ng kotse o di kaya motor, di ba? Grabe magpatakbo yung mga yan. So, yun. Balik tayo sa battery, guys. So, ito, 49, okay pa to. 49 volts, okay pa yan. Hindi makita sa screen. Okay, yan. 49 volts. Okay pa siya. Kailangan na natin siyang i-charge kapag nasa 46 na yan pababa. 46 volts pababa. By the way, guys, ang battery nito is kailangan i-charge ng 6 to 8 hours. So, 6 to 8 hours na yon, ang maximum volts niya is 53. Pag nilagay mo dito, 53 volts yung makikita mo yun dyan. Siguro, ang tatakbuhin niya nasa 10 to 12 kilometers. So, malayo na rin. Malayo na rin yung isang charge ng battery niyan. So, may kabigatan lang yung battery sa pag tinanggal. Kasi yung battery na ito, guys, pwede naman siyang nakacharge dito. Kasi meron siyang sariling charger dito. Ito. Ayan. Dyan yan. So, pwedeng dyan. O pwede mong tanggalin yung battery tapos i-charge ng battery lang talaga siya. Pero, ang advisable nga is tanggalin yung battery bago i-charge. Kasi, hindi siya nagagamit. Mas tatagal yung battery life niya. So, and guys. So, may dalawa siyang handbrake. Ayan, kaliwat kanan. Handbrake niya. Tapos, meron siyang foot brake. Nasa kanan banda. Ayan. Tapos, ito naman is yung kapag nakapark or nakatigil, kailangan i-handbrake mo yan para hindi siya safe siyang hindi tatakbo ng kanya. Handbrake. I-release mo lang yan. Bababa. Kapag gusto mo tatakbo. Okay. Tigas. Ayan. Ayan. Tapos, pwede na tumakbo yan. Nakarelease po yan. Ngayon, pag i-brake naman natin, nakapart, i-brake. Angat lang natin yan. So, yan. Yung handbrake niya. Liban sa malaki yung space ng passenger seat, ayan, malaki yung space niya. So, pwede ka maglagay ng mga pinadala mo or sakaling pamili ka, pwede mo ilagay dyan. So, aside from that,
Meron siyang basket sa harapan. Yan. Pwede mo lagyan ng mga gamit na pinamili. Saka meron din siyang basket sa likod. Ayan. Medyo malaki yung nasa likod compared sa harapan. So, nilagay ko yung ano ba to? Yung ito. Kasi ginagamit ko yan kapag kinukuha ko yung battery sa kanya. So, dyan ko sa sinasakay. Diba, ang laki niya. Malaki yung basket na yan, guys. Ayan. So, by the way, guys, ito palang e-bike, meron siyang change oil din. Tulad ng mga motor at saka kotse. Nag-change oil din siya after 3 months. But, in case neto, hindi pa ito na-change oil kasi after pagkabili nag-lockdown. So, hindi pa na-change oil siya. So, ayan, guys. Thank you. Comment below kapag meron kayong suggestions or reactions or questions. So, yan lang guys. Thank you.